simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napapakinggan din po sa DWJV 91.1 FM sa Palawan at DCJV 1458 Radio Calabarzon. At kasabay rin po tayong napapanood sa atin pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Ako po si Pastor Sunny De Jesus ng JIL Marilao. Sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo kung kayo po ay may mga Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Santiago, Kabanatang 1, Talatang 2 or James chapter 1, verse 2. Ito po ang sinasabi, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." Ang sabi po sa Tagalog, magalak daw po kayo, magalak daw po tayo, mga kapatid, kapag tayo po ay dumadating sa iba't ibang pagsubok sa atin pong mga buhay. Sa panahon po ngayon, kung titingnan po natin, tamang-tama itong mensaheng ito na kailangan po natin ang kalakasan dahil may mga pagsubok na dumadating po sa ating mga buhay. Kaya nga po ito'y pinamagatang kong hold on to your faith in the midst of suffering. Humawak ka sa iyong pananampalataya sa gitna ng pagdurusa o kabigatan sa buhay. Pag tinawag po nating suffering, pwede po natin sabihin ito, may mga dumadaan po tayo sa pains, problems, difficulties, struggles po tayo, o may bagyo ng buhay na dumadaan po sa atin pong pamilya. Ang sabi nga po, yung trials na kung saan po pwedeng loss of something important sa atin pong mga buhay, like yung jobs po natin, yung business po natin na kung saan po na-stop. Hindi natin alam kung saan po tayo mag-uumpisa at paano po natin masusustain yung pangangailangan ng ating pamilya. Yung iba naman po, may nabalitaan ako na mga kaibigan po namin na tinamaan din po ng COVID. Yung pamilya na gastusan na ng kulang-kulang 1 million na wala pa sa buhay o namatay yung kanyang mahal sa buhay. Kung wala po tayong Diyos, mawawalan po tayo ng pag-asa. Subalit salamat sa Panginoon dahil may assurance po siya sa atin. Ano po ba yung mga assurance niya na sinabi po niya sa banal na kasulatan? Itong 1 Corinthians 10:13 na ang sabi po, walang pagsubok na dumating sa tao na hindi pa pinagdaanan. Na ang sabi nga po, there hath no temptation taken, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. Yung pagsubok, pinahintulutan ng Diyos, subalit ang sabi ng Diyos, walang pagsubok na dumating sa tao na hindi pa pinagdaanan ng ibang tao. At hindi daw po tayo bibigyan ng pagsubok ng higit sa ating kakayanan. Ibig pong sabihin, kaya dumaan at pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na yan, alam ng Diyos na kaya po natin. Bakit? Dahil sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Kung ano man yung sitwasyon po natin sa buhay sa panahon ngayon, alam niyo po, walang aksidente. Lahat ay may permiso ang Diyos. Ano ang sabi doon sa Romans 8:28? Ang sabi po, in all things, God's work. In all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ibig pong sabihin, ipinahintulot niya, hindi sa ikasasama. Pwedeng sa tingin po natin, sa ating
mga naked eye, napakapangit. Nawalan ka na nga ng mahal sa buhay. Nawalan ka na ng trabaho. Na-stop ang business mo. Paano pa sasabihin natin all things work together for good? Pwede pong sa ngayon hindi po natin masagot. At po pwedeng wala po kaming pwedeng isagot sa inyo. Subalit, nangako ang Diyos na according for His purpose, may mas magandang plano beyond. Pagkatapos ng storms, nahandyan po yung magandang plano ng Diyos. Naalala ko po yung Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po ng Panginoon, I have planned for you, plan to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. Yun po yung plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Ngayon, kung ganun po pala ang plano ng Diyos, dapat huwag tayong bibitaw sa Kanya. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, yung pinasimulan niya, tatapusin niya ng punong-puno ng katagumpayan. He is the Alpha and the Omega. Siya ang nagpasimula at siya din po ang tatapos. Ano po ang mga dapat gawin ng isang mananampalataya o nakakilala sa Diyos pag dumadating po yung mga pagsubok na ganito? Ang sabi po, number one, set your mind on things above. Ang tingnan daw po natin at ilagay po natin sa ating puso, sa ating isip, yung mga bagay na plano ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi po doon sa Colossians 3:2, as Christian, our hope is that we will one day be raptured and get to spend on eternity with Jesus. Ibig pong sabihin, panandalian lang po yung mga bagay na pangit na sa tingin po natin, na pinagdadaanan po natin. Subalit, bilang Kristiyano, ang pag-asa po natin na one day, pagdating po ng panahon na dumating at bumalik ang Panginoon upang kuhanin niya tayo, yung tinatawag na rapture, tayo po ay mag-i-spend ng lahat ng time po natin doon sa eternity kasama ang ating Panginoon. When we decide we want to be faithful to God, that goals always need to be at the forefront of our minds. Ibig pong sabihin, ang goal po natin, yung pong tayo ay mapa sa piling ng Diyos. Naalala ko po yung sabi na yung paghihirap po natin dito ay hindi po maihahambing sa kalwalhatian na inihanda ng Diyos sa atin. Kung ang bahay po natin dito ay isang kubo, dampa, tumutulo, napakainit, walang aircon. Pero pag tayo po ay naging matapat sa Panginoon, ang sabi po, yung inihanda ng Diyos na tahanan doon sa kalangitan ay lantay na ginto. Hindi po natin maihambing. Napakaliit lang na portion yung mga bagay na po pwedeng ma-enjoy po natin doon, yung kalwalhatian na pinaplano ng Diyos na inilaan po sa atin ay napakaganda. Ang sabi po, dumadating po yung temptation. We are tempted to be unfaithful to God. But we see what if we are fighting for His heavenly goal. Ang dahil pong mga temptation sa mundong ito. Pupwedeng gusto mo nang makipag-compromise, gusto mo nang mag-back out, gusto mo nang yung mga temptation ng kaaway ay sakmalin mo na. Kasi po, sa panahon ngayon talagang napakabigat. Subalit, kailangan po tayong maging matapat sa Diyos. Itetest po tayo ng Diyos sa maliit na bagay. At kapag tayo po ay naging matapat sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan po tayo ng Diyos at bibigyan po tayo ng malalaking bagay na pagpapala sa mundong ito.
according to His purpose. While we wait for the rapture of the church, habang tayo po ay nakihintay na rapture of the church, ito po yung pagdagit ng Diyos, pagkuha ng Diyos sa kanyang mga tapat na anak. Eh, ano daw po ang dapat po natin gawin habang tayo po ay naghihintay? Alam niyo po, nakaiinip pag naghihintay. Kailan ba dadating ang Panginoon? Lagi ko pong sinasabi, ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw, walang nakakaalam. At yan din po ang sinasabi doon sa 1 Thessalonians 5:16. In the twinkling, sa isang kisap mata, pwedeng dumating ang Panginoon. Kailan yon? Perhaps today. Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Naghihintay po tayo. Ang mahalaga, nakahanda po tayo. Ngayon, habang tayo po ay naghihintay, ito po ang dapat natin gawin. Number one, dalawa lang po ito. Set your mind on things above. I-focus daw po natin ang ating isip, kasama na po yung ating puso, at nang sa ganon yung ating pong buhay ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. I-focus daw po natin doon sa mga bagay na panlangit. As Christian, our hope is that we will one day be raptured and get to spend an eternity with Jesus. Alam po natin na dadating po ang panahon, once na tayo po ay ma-raptured na, i-spend na po natin yung time natin doon sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoong Jesus. Ang goal po natin ay kailangan yung heaven. Dahil ang sabi nga po, our citizenship is in heaven. Tayo po ay mga alien lamang sa mundong ito. Pwede pong ang buhay po natin ay tumagal ng 90 years o pataas na. Sabi nga, ang buhay natin pag ikaw ay umabot ng 60 o 60, senior citizen ka, eh mga bonuses na lamang po yung edad na yun na dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon. At kung tayo po ay biyayaan ng Diyos ng mahabang buhay, eh, ang mahabang buhay ay yung pong 90 years old. Naalala ko po yung nadinig kong teaching na kapag ikaw ay nabubuhay ng isang taon hanggang 50, eh yun daw po yung buhay. Pero pag yung buhay mo ay tumagal ng 60 hanggang 75 o 100, ang tawag daw po doon ay mahabang buhay. At kung ikaw naman ay kuhanin na ng Diyos at ikaw ay naglilingkod sa Kanya at ikaw ay may tamang relasyon sa ating Panginoon, once na ikaw po ay mawala ng buhay sa mundong ito, yun naman daw po ang tawag doon ay buhay na walang hanggan. May buhay, mahabang buhay, at buhay na walang hanggan. At habang tayo po ay nasa mundong ito, may mga temptation. Ang sabi nga, we are tempted to be unfaithful to God, but always focus dahil may heavenly goal ang bawat isa po sa atin. Ang nais ko pong sabihin sa buhay ng bawat isa, eh huwag po tayong magpa-disturb and focus or divert our attention toward temporal thing, yung mga pansamantalang bagay, such as earthly goals like dreams, material things. These things themselves are not wrong. Itong mga bagay na ito, hindi naman po masama. Hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang magpayaman, hindi masamang umasenso, hindi masamang ikaw ay magkaroon ng mga bagay na ine-aim ng mga tao sa mundong ito. Subalit ang mahalaga, ikaw ay maging channel of blessing at yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ikaw ay mabuting katiwala at magamit ito for the expansion of God's kingdom.
Kaya po, napakahalaga na alam po natin ang dahilan bakit pa tayo nag-e-exist sa mundong ito. Hindi ka nag-e-exist dahil upang kumain, matulog, pagkatapos trabaho, kumain, matulog, at paikot-ikot lang at ang kahuli-hulihan ay mamamatay. May dakilang plano ang Diyos sa pagkatawag sa bawat isa po sa atin o bakit tayo nag-e-exist pa sa mundong ito. Kaya nga, gaya nung nabanggit ko po kanina, yung tayo po ay mga tagalangit, Philippians 3:20, our citizenship is in heaven, eh habang tayo po ay nabubuhay sa lupa, sa mundong ito, na tayo ay pansamantala lang, ang tawag nga po ay alien tayo sa mundong ito, eh yung sinasabi doon sa Philippians chapter 1 verse 21, to live is Christ and to die is gain. Kung ikaw ay nabubuhay at ikaw ay malakas ngayon, gamitin mo yung lakas na yan upang makapaglingkod ka sa Panginoon. At kung tayo naman ay kuhanin ng Diyos, advantage. Bakit? Kapiling na natin ang ating Panginoon. To die is gain. Wala nang paghihirap doon sa piling ng Diyos. Wala tayong gagawin doon kung hindi sambahin lang siya. At sabi nga po, yung inihanda niya na tahanan na ibinigay po sa atin, ay bibigay po sa atin, ma-enjoy po natin. Amen po ba? Pangalawa na nais ko pong ibahagi po sa inyo ay accept the reality that we need God. Tanggapin po natin yung katotohanan na kailangan ng tao ang Diyos. Ang Diyos, kailangan ba ang tao? Ang tao, pag wala ang Diyos, ano na ang kalagayan niya? Subalit ang Diyos, pag wala ang tao, Diyos pa din siya. Walang mawawala sa Kanya. Ngayon, kapag tayo po ay may Diyos, ano ang nais ng Diyos sa buhay po natin? Makita na tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. 2 Corinthians 5:7, ang sabi po doon, kailangan po we walk by faith and not by sight. Kasi po, yung mga sinasabi ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, hindi naman po natin nakikita. Salita lang. Ang pangalawa po, accept the reality that we need God. God is God even without you and me or humanity. But you and me without God, we are nothing. Ibig po sabihin, pag tayo po ay iniwan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos, sabi nga po, pagpipiestahan tayo ng kaaway. Kaya hindi po natin po pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ng Diyos. He is our protector. He is our healer. He is our peace. Ano pa? Lahat ng po pwedeng sabihin na mabubuti, siya yun. Ngayon, ang tao dapat nakadepende lang sa Diyos. Hindi ka po pwedeng magdepende kung ano man yung nasa iyo ngayon dahil walang permanente sa mundong ito kung hindi ang Diyos. Ang tao ang kailangan lamang po, ang sabi po, mabuhay sa pananampalataya. Dahil ang sabi po doon sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Believe in God. Believe in His word, yung mga pangako niya. Ang sabi po, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall not do it, he shall not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Makikita po natin yan doon sa Numbers 23, verse 19. Ang hindi kayang gawin ng Diyos ay ang magsinungaling. Ang gumawa ng kasalanan. Napaka tibay na sandigan ang salita ng Diyos kapag ito po ay pinanghawakan natin
sa pamamagitan ng pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Balikan po natin yung Hebrews 11:1 na kailangan po yung pananampalataya ay paniniwala na magaganap kahit ito ay hindi nakikita dahil may tiwala ka sa Diyos. Panghawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Huwag mag-wave yung faith natin. Katulad ng nasabi natin kanina, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang pinakahimalang bagay na naganap sa buhay po ng isang tao ay yung mapabilang ka sa pamilya ng Ama. Kung tayo po dati ang akbay-akbay po natin at kasama po natin ay kasalanan, ngayon po, ang Diyos na ang ating laging kasama. Napatunayan ko po ito many times sa Panginoon. Pinadaan po kami ng Panginoon sa matinding pagsubok. Hindi po mabigat kung hindi napakabigat. Dati po maganda ang business, maganda negosyo. Subalit dumating po kami sa matinding trials. Nawala ang negosyo, ang naiwan sa amin ay utang. Marami po kaming nilapitan, yung mga taong natulungan, mga taong kaibigan, maging mga politisyan na kung saan po ay hindi naman din po iba sa amin, at maging ang mga kapatiran. May mga tumulong, subalit hindi po sapat dahil sa laki nung aming problemang pinansyal. Ano po ang ginawa naming mag-asawa? Kung minsan, napapahiyaw po kami dahil ang tanong namin, nagtatanong kami, Panginoon, pinabayaan mo ba kami? Subalit, hindi po nagtapos doon. Hindi po kami bumitaw sa Panginoon. We hold firmly on the Word of God. Ito po yung mga pinanghawakan naming salita ng Diyos, yung Ephesians 3:20, na lagi ko pong binubulay-bulay po ito. Lagi kong kinokot sa Panginoon. Na ang sabi po doon sa Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly think according to the power, exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Na kayang gumawa ng himala ng Diyos, higit pa doon sa ating mga inaasahan. And then yung Psalm 121 verses 1 and 2, ito po yung aking pinanghawakan din. Dahil nabigo po ako doon sa lahat ng mga taong nilapitan ko na expected ko na makatutulong sa akin, makatutulong sa amin. Tinanggihan kami, lumapit kami, subalit umuwi po kaming lulugo-lugo. Pero pag ikaw sa Panginoon lumapit, hindi ka ipahihiya ng Diyos. Amen po ba? Doon sa Psalm 121 verses 1 and 2, I will lift up mine eyes unto Him from whence cometh my help. My help cometh to the Lord which make heaven and earth. Tumingin ako sa bundok. Tiningnan ko kung kanino mang gagaling ang tulong. Subalit walang iba. My help cometh to the Lord which made heaven and earth. Psalm 37 verse 19, dumating po sa amin ngayon. Ang sabi po, they shall not be ashamed in the evil times, and in the days of famine, they shall be satisfied. O sa ibang verse, sa NIV, in times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. Bakit? Kasi po, unang-una, ano po ang ginawa namin?
isinet po namin our eyes on the things above. Hindi po kami gumive up, hindi po kami bumigay, hindi po kami nanlupaypay, dahil ang kalakasan po namin ay nagmumula sa ating Panginoon. At pangalawa, lagi ko pong tinatanggap at lagi po namin tinatanggap at dapat din po na lagi po nating tanggapin, i-accept po natin the reality that we need God. Kailangan mo ng Diyos, kailangan ko ng Diyos na siyang tutulong sa atin. Anytime, nahandyan siya, 24/7. Anong sabi ng ating Panginoon? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang po pwedeng lumaban sa atin? God will fight for us. Mga magulang, mga kapatid, anuman po ang sitwasyon at kalagayan po natin ngayon, wala po tayong ibang maaasahan. Wala po tayong po pwedeng ibang sandigan o sandalan at pagtiwalaan ng ating kinabukasan, ng ating future, kung hindi ang ating Panginoon. Lilipas din yung mga pagsubok na yan. Lilipas din yung mga trials na yan. Ang sabi nga po, kung may gabi, may magandang umaga na naghihintay po sa atin. Muli, ako po si Pastor Sunny De Jesus ng JIL Marilao. God bless you po at salamat po. More blessing to come. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Light TV would like to extend our heartfelt thank you to all our generous donors and sponsors. Your unselfish giving will continue to touch more lives for the glory of God. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the fruits of the Spirit. You too can become God's Channel of Blessing by partnering with us and sending your donations via these channels: Bank of the Philippine Islands, account name Light TV Ministries Foundation Incorporated, account number 00403100-6401, SWIFT code BOPI PHMM, Manila, Philippines, China Banking Corporation, account name Light TV Ministries Foundation Incorporated, account number 10250000-1426, SWIFT code CHBK PHMM, Manila, Philippines, PayPal code number 8YT3PHFZL5YYY. Again, thank you for partnering with Light TV, God's Channel of Blessings.